Oo, so para mas may time ka talaga sa work kaysa sa love life. Naku, wala na yan, no? Hindi na kailangan yan. Magkakansilyo na lang ako. Ito rin naman kahit sa trailer. Kumbaga, may moment ka eh. Hindi pwede. Yes, I know. Grabe kayo, first time ko magkakontrabida naman. Kasi, of course, I love the woman. Kabit ako doon. Pero mabait. Diba? Pero this time, kailangan yung panoorin kasi this is very challenging and I'm very, very blessed. Kasi supposedly, guest lang ako. Oh, nakabakal? Guest lang ako. Sinabi sa akin na Milan ang shoot, but I'll be guesting only. So I said, sige na rin, at least makatrabaho ko sila Judy tsaka Papa Chen after Be Careful With My Heart, which was 2012. Your part pala of it na before. Yes, pero picture lang tsaka flashback. 2012. Noong time na yun, hindi rin naman ako, ano ako, full-time housewife pa ako noong 2012. So sabi ko, sige na ma, kahit ano, at least makakapunta ako ng Milan tsaka makakatrabaho ko sila. And then pag-uwi ko dito from Milan, nagkaroon ng call yung handler ko, si Miss Tinggal, telling us na I'll be a part, I'll be a regular na. Di siya, tuwan-tuwa ako na. Na-impress sila siguro sa pinakita mo rin sa ano. Sana nga, kasi naman tayo, sa lahat naman ng trabaho, ginagawa ko talaga yung lahat ko kasi pinagkakatiwalaan tayo. Dapat hindi natin sasirain yung tiwala sa kung ka dire-diretso pagkatapos mo lang ng underage, ito na, ang dad, may bago. And hopefully, may movies and then I have an offer na as early as now for August to December, another teleserye. So, nakakatuwa. Sana. Dire-diretso, hanggang kaya, hanggang pwede pa, why not? Oo, so para mas may time ka talaga sa work kaysa sa love life. Naku, wala na yan, no? Parang hindi ka maliligawan kasi busy ka. Hindi na kailangan yan. Magkakansilyo na lang ako. Kidding aside, kung dumating. Kung wala. Kasi ako, I really believe in destiny. If it's not for you, it's not for you. If it's for you, it's for you. Kahit nasa loob ka pa ng bahay lang, darating at kakatok sa'yo ang para sa'yo. So anong dating sa'yo ng title na Unbreak My Heart? Well, my heart is always full because I look at the positive side of life and blessings kasi talagang ako appreciative ako sa mga nangyayari sa akin. And hindi na muna tayo magpapupos sa mga ganyan. Sabi ko nga, it's something na after what happened to me in the past, ayoko na magpabebe when it comes to me. 45 na ako. Dalaga na yung mga anak. Mahiya naman ako sa mga anak. So I'd rather keep my love life private. Pero yung mga anak mo ba, okay lang sa'yo na magka-love-like na sila? Mga dalaga na eh. May mga maniligaw naman talaga. Ako nga, 14 years old pa lang, nililigawan na dati. So, just as long as they're open sa akin, and open naman ang communication namin, at higit sa lahat, honor students. Focus sa studies eh. So, parang ang akin, guidance na yung importante lang, mag-guide ko sila, makausap ko sila. And it's such a blessing for the kids na hindi lang naman sa akin. Meron na rin silang relationship sa tatay nila at nakakausap din nila yun. Siyempre, iba yung perspective ng paglalaki. Iba pa rin. And even yung mga kapatid nila na... Yan ang asyan kasi parang after na separation din ni Cesar, hindi ganun ka okay, di ba? Ano, ang dami yung pinagkakaroon natin. This year itself, parang magyayari pala yun na magsasama rin pala kayo at ends and para sa inyo. I think it's possible naman ever since. But we just needed time. Kung baga sa sugat, hindi naman agad nagihilom. At darating ang panahon, isang araw, magigising ka, that everything is okay. Kasi nakikita ko na masaya ang mga anak ko kapag kasama nila si Tita Carmela, mga siblings nila, at si Cesar. So, who am I not to be happy? Buhay ko, mga anak ko. Kaligayahan nila, kaligayahan. Nakikita mo yung saya nung nag-graduate si Luna. Kompleto yung mami at nakatakot. Yes. And masarap lang yung feeling na yung mga milestones na mga anak ko, magkasama na kami. Diba? Magkakasama kami. Blessing yan. Blessing for us. And ganun talaga tayong heal for us. At parang kahit yung mga anak mo, nakatulong din sila for Diego to heal yung mga wounds niya. Oh, they love Diego so much. We love Diego. Napakabuting kuya sa mga anak ko. Napakasweet niya ang bata. So, ang sarap lang ng feeling na masaya na lahat.
wala namang dapat nang ikalungkot kasi everyone is doing well sa mga buhay namin. Sa panahon ngayon, di ba? Maging magbuhay ka after ng COVID. Okay. Diba? Okay pa rin ba sa'yo tumanggap ng project na ang magiging kapareho mo mas bata sa'yo? And katulad mo kay Jody, may kissing scene with other younger than you, parang ganun. Is it okay with you? Meron ako mga indie films na ginawa na mas bata yung ang aking partner. Wala namang problema. Walang problema, just as long as kailangan at maganda yung mood. Parang hindi pa na ipapalabas nga yung with Kika Estrada ba, di ba? Oo nga eh. Alam ko meron pang dapat reshoot doon or gagawin. Oh. Parang iba na yung itsura na. Oh. Pero ito, naalala ko lang, si Diego sabi niya, parang walang pinag-uusapan ang mang niya at saka si Cesar. Kayo ba may pinag-uusapan kayo ni Cesar na ano? O parang dadmahan na rin lang, civil na lang? Nung graduation ng anak ko, kasi almost 3 hours, magkatabi kami sa akin. So we talked about things na meron siyang script na parang he's considering me to be a part of that. Sabi ko, why not? And then we talked about yung na-COVID siya na almost, no? Mutik na siya mag-insure. Ito mga ganong kwentuhan. And we talk about the first cat, the kids, yung mga anak niya rin, with cat, yun mo. So yung ididirect ka ba niya o co-star ka niya sa project? I don't know. Pero what I think is,